Pilipinas. Ngayong gabi nga po ay pag-uusapan natin ang kasambahay law. Kasali na rito ang lahat ng mga isyong konektado sa ating mga kababayang mga domestic helpers. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan ngayong gabi nga, Mark. Ay, magandang gabi sa iyo, Cathy, at sa ating tagapanood. Napakahalaga po kasing pag-usapan natin ang bagay nito upang malaman natin, Cathy, kung ano na ang estado ng itong paninilbihan sa ating bansa. Ano na ba ang karapatan nila sa ating mga batas? Mahalaga rin malaman po natin lahat ang mga implementing rules and regulations ng nasabing batas. Yan po ay ating pag-uusapan, katuwang ang DOLE, SSS, PhilHealth at ang pag-ibig. Napakapalad po natin at kasama natin, Cathy, ngayong gabi. Ngayon, Cathy, tumungo muna tayo sa ating kasama Gio. May katanungan natin sa ating mga studio guests. Maraming salamat, Mark at Cathy. Bago tayo magtanong, ating makasamang estudyante mula sa College of Arts and Sciences of Asia and the Pacific, meron tayong isang online question para sa DOLE. Sir, bakit daw po hindi kasama sa wage board ang mga kasambahay natin? May sarili silang bracket in terms of wages. Yung ano po, yung mga kasambahay po, may sariling bracket, hindi po sila kasama dun sa wage board na nagdi-dictate kung ano yung minimum wage, etc. Okay. Ito po ay, sa batas po ay, after a year, yan po ay re-review na rin po ng wage board. So, magkaroon ng review and if applicable, magkaroon na rin po sila ng wage rate. But kung yan ba ay monthly or daily. So magiging saklaw na rin po sila actually ng wage board later on after a year. Bakit yan po ay re-review. Mm-hmm. So sa ngayon po, ang bracket pa rin na sinusundan na 2,500, 2,000 at 1,500. Yes, kasi yan po ang nakatakda sa batas. Aha, salamat po. Tawagin natin si Felix Alice, Altice. Hi sir, good evening po sir. Para po kay Sir Nika Narbon. Nabanggit po kanina ni Attorney JJ pertaining to the contracts, yung breakdown po ng contract pagdating sa kasambahay, no? Medyo malawak po yung contractualization po dito po sa Pilipinas. Now, tatanong ko lang po, just in case, meron din po bang mga project-based contract? Like for example, karaniwan po, one-year project-based contract sa mga regular employees. Now, possible kaya na may maternity period lang ang contract ng isang kasambahay or sa within 3 to 4 years old lang po ng bata ang pagtatrabaho niya. And then yung benefits, like for example, the regular employees, nakakuha po sila ng after 1 year, they will be able to have a 5 days incentive leave. So meron din po bang ganun sa mga kasambahay natin pag natapos nila yung contract nila, sir? Opo, doon po may mga mandatory benefits po yung nakatakda po sa batas doon po sa mga kasambahay. Kaya lang po may mga requirements po yon, like yung annual 5 days service incentive leave. Under the law, kailangan po naka 1 year of service siya. So, para po maka-avail siya ng 5 days service incentive leave. Doon naman po sa 13-month pay, kailangan naka 1 month. So, depende po yung sa mga benefits yung binibigay ng batas. May mga qualifications po sa ordinary, sa formal sector. So dito po sa atin sa batas ito ay meron pong nire-require tayong employment contract. So doon po nakakasaad yung magiging kalakaran. So mag-uusap po yung kaamo at saka yung kasambahay kung ilang buwan ba sila magkaroon ng yung duration ng employment. So sir, sinasabi niyo po na kailangan lahat po ng mga kasambahay ay may written contract with their employers. Simula po ngayon. Yes, yan po ay requirement ng batas. Yan po ay protection ng marayong lado. Kasi di ba, pag may mga reklamo, alam naman natin, kailangan meron kang mga ebidensya. So ito po ay protection ng dalawang lado, ng employer din. Doon po, babalikan natin kung ano po ang nakasaad sa kontrata. Pero sir, may pagkakaiba po ba ito sa 6 months under probation na nasa standard na ginagamit po? Wala po tayong probe period sa kasambahay. So, at the end of the day, yan po ay kung ano ang pag-usap nila. Pwedeng arawan, pwede pong lingguhan. Depende po yan sa pag-usap ng employer at sa kanyang kasambahay. Mm-hmm. Salamat po. Tawagin naman natin si Edward Cecilio. Edward? Hello po. Minibasa po kasi ako sa libro, isa po siyang article kung saan sa US po ay pinatupad ang job order. Ngayon po, may posibilidad po ba na sa ating bansa ay mapatupad din po ang job order? Mm-hmm. I guess para din po sa DOLE. Unang-una, ano po ba yung job order? Yes, ano po ba ang ibig sabihin nyo ng job order? Yung job order po ninibasa ko kung saan po kapag kailangan po nila, halimbawa po ng tagapaglaba, doon lang po nila tatawagin yung kasambahay.
Okay. Meron din po yan dito kasi yung definition natin ng kasambahay ay nagtatrabaho siya as occupational basis sa isang household. Pwede po mangyari yan, baka po siya ay pumatak doon sa service provider. Ibig sabihin ay marami siyang pinupuntahan isang araw dito sa isang household, ay isang oras, so lilipat siya sa multiple kanyang employer. In that case, ang turing po sa kanya ay service provider. Hindi po siya kasambahay. Yes, hindi po siya covered ng batas kasambahay. Okay. Salamat. Mark, Kathy, balik sa inyo. Ang kulang sa ating mga guests sa pagbabalik po ng PTV Special Forum. Ginhawa ang hatid sa ating mga kababayang naninilbihan ang pagkakasabatas ng kasambahay law. Maliban po kasi sa aumento sa sahod at dagdag na benepisyo ay naitaas na ito ang pagtingin ng mga mamamayan sa ating mga kasambahay. Umaasa po tayo ngayon na masusolusyunan ng batas na ito ang lahat ng hinaing ng ating mga kasambahay. At tulad po ng ibang mga batas, naway gamitin po natin ito sa tamang paraan para po ito sa kabubuti ng ating mga kasambahay at siyempre pati rin po ng mga employer. Ang implementasyon ng kasambahay law ay isang patunay sa pagpapahalaga na binibigay ng ating bansa sa kanyang mga mamamayan, particular na ang mga kababayan nating namamasukan bilang kasambahay. Naway mas mapagiting nito ang pagsama-sama ng maganda ng employer at ang mga kasambahay. Magsilbi rin po sana itong tanda na ang bawat piraso na bumubuo ng ating bansa, mayaman man o mahirap, ay binibigyan natin ng patas na respeto at pagkilala. Ako po si Attorney Mark Astrodes. Ako si Kathy San Gabriel. At ako naman po si Gio Pinson. Naway nakatulong po ang inyong isa't kalahating oras sa pagtutok at pagsama sa amin na talakayin ang mahalagang isyong pambansang ito. Ito ang Kasambahay Law, a PTV Special Forum.